At ayan nga ang sinasabi ko, mayroon din silang walang auto-attack. Oh yeah, oh yeah. Ayan, at naghahanap nga pala ako ng MMORPG sa Steam. At ayun na nga, Summoner's War Chronicles. Free to play daw ito. Yes. So ito nga pala ay mula sa Cam to Us. You've come to Us. Ay siya ring nasa likod ng mga games na katulad ng Summoner's War Sky Arena. At ito po ang kanyang system requirements, so Steam version pa lang po ito or PC version. Sa Region East at West pa lang po. At ayan na nga ang Summoner's War Chronicle. So may tatlo pa lang siyang servers. So US server pa lang po sa ngayon, mga Lodi. So ayan, pasok tayo sa Rahul server. Ayan, at may kaunting cutscenes po. Tapos lagay na ng pangalan. At ayan na nga. So ayan. So ayan. At may tatlong mga main characters or mga summoners sila na pagpipilian. Una itong si Kina. Shall we go together? Pangalawa si Orbia. You have an eye for talent. At pangatlo si Cliff. Leave it to me. At sa character customization po ayan. May iba't ibang mga pagmumukha. Iba't ibang kulay ng balat. At iba't ibang kulay ng mga mata. At mga preview ng mga outfits. It is time. So ayan. Mga Lodi, Steam version po ito. Ibig pong sabihin ay sa computer pa lang po ninyo ito malalaro. Baka kasi may mag-comment na bakit wala pa sa Play Store. Teka, may mobile version pala ito. Yes. Sa mobile version nga po pala ay sa March 9 na po ang release. Global Asia na yan, mga Lodi. So pre-register na po kayo para makakuha kayo ng mga rewards. At yung link ay nasa video description lang po at pin comment. At ayan na nga, so pa-skip-skip tayo sa umpisa. Then yung mga control setup dito sa computer. At ayan. Tinuturuan si Mommy kung paano ito laruin. Overall ay agad-agad niyang natutunan ang mga tamang pagpindot-pindot at pati yung pag-summon ng mga alagad nito. At naluluha ako. Eh bakit ka naman naluluha dito, Mommy? It is because of the nagustuhan ko po yung graphics niya. Combination siya para sa akin ng Dragon Nest at ng ilang mga anime style na mga MMORPG. First story at mga basic guides gameplay pa lang ay gusto ko na agad itong laro na Summoner War Chronicles. And that's right, our mommy loves the Summoner's War Chronicles game. She likes its graphics and cute anime style. She hasn't even seen the hundreds of monsters that you can summon here. Ay grabe, ang dami palang mga monsters na pwede mo maging alagad dito. Ay masaya yan. So ayun na nga, lumabas na tayo dito sa storytelling nila. So ayan, Summoner War Chronicles. So ayan guys, nandito na tayo sa open world na map nila. As you can see, nandito din yung ibang mga players na nakatambay. Ayan, at tunog kagubatan siya. Anime style na graphics at ayan. So ganito ang lalabas pag pinindot natin sa kapwa. At ayan na nga, at isa po siyang 3D na MMORPG. Mayroon siyang zoom in. At pwedeng maikot-ikot. At ito naman yung kanyang menu. So ang dami pang kailangan nating i-unlock. Huwag kakalimutang e-check ang inbox. Baka may mahalagang mensahe yan. Oh my gosh! Ayun na nga, at sinalubong si Dogs ng napakadaming mga benepisyo at ayuda. So ayan. So mayroon sila ditong mga elements. At bilang ng mga stars. So dito may konting idea na tayo about sa game. So pang enhance daw ng skills ito. So ang game is free to play. Oo, may mga gastusin din po dito, pero nag-search tayo at ang sabi ng mga bihasa ay friendly siya sa mga free to play na mga players. Kung baga pay to faster progress lang po siya. So the game is good para sa mga free to play players na tulad namin ni Dogs. At ang dami niyang mga ayuda. At mukhang wala pa siyang auto pathing at auto attack sa umpisa. Yes. Opo, sa umpisa wala pa siyang auto-attack at auto-path. So maliban sa skill ng character natin ay may mga skills din po yung mga monsters or mga sinasummon natin. At dahil dito ay kaya tayo tinawag na summoners. So mga hanggang tatlo yung mga monsters na pwede nating magamit ng sabay-sabay. Tapos ayan, may mga teleportation din sila na tulad nito, so makaka-teleport ka sa isang map or village pag activated mo na ito.
maraming mga basic guides tayong mapagdadaanan. At ayan, at nagulat si Mommy na may mga elements din yung mga weapons ng mga summoners dito. So may 5 elements din sa weapon. So ganyan mag-switch ng weapon. So ayan, 5 elements po mga lodi, so may 2 pa lang tayo. So first, ay itong water na element yung unang element na binigay sa atin. So yung ikalawang element naman natin ay yung kulay green. Halaman naman siya. So ganito yung itsura ng mga skills niya, medyo malalim ito. Pero sa mobile release na tayo siguro magde-deep review nito. Sulyap-sulyap lang muna tayo dito sa Steam. At ayun na nga po, at may auto attack po pala siya. Pero wala pa naman siyang auto path. Teka Mommy, sa labas lang yan. Mamaya sa loob wala ng auto-auto yan. Teka, ano kayang ibig sabihin ng sa labas lang may auto-auto pero sa loob ay wala ng auto-auto? Teka, mamaya na natin alamin yan. Basta pag nasa labas ka mag-key quest ay may auto attack po siya. Pag nasa open world map ka. So ayan na nga, at bakit ang daming mga nakatambay dito? Ano yan, mga Koreano ata mga ito? At ayun na nga, at may nasaksihang kakabalagan si Mommy, di niya maipaliwanag bakit ang daming tao dito. So ito yung unang mount ni Mommy. Itong bear. Tapos sinilip na din niya yung mga iba pang mga mounts nila dito. At finally ayan, at may auto pathing at auto attack na din po siya. Teka lang, pero hindi yan auto palagi. Mamaya malalaman ninyo ang ibig kong sabihin. At ayun na nga, so mamaya daw. Malalaman ninyo ibig niyang sabihin. So ayan, at mag-summon muna tayo ng mga alagad. Got you again. So nakakuha tayo ng isang 4 stars at isang 5 stars na monsters dito. So madaming mga monsters yan mga lodi, mga nasa hundreds po yan sila. So ganyan po yung itsura pag titignan natin sila. May level up, skills, may evolve, at awakening din. Same din sa weapon, may element sa may attributes po itong mga monsters nila dito. At nasa sa inyo na kung anong monsters level ng stars at element ang gusto ninyo gamitin. So tayo pipiliin natin syempre yung mas mataas muna ang stars. So may na-activate po tayo itong Growth of Path, so isa siyang solo na dungeon. At na-experience na natin magkaroon pa ng another na skill or yung itong ultimate nila. So pupunuin nyo lang yan, then ready to rumble na. So dito nga pala mga lodi, yung summon mo or monster mo ay pwede mong gawing tank. Tapos syempre sila yung mamamatay, at pag namatay po sila ay kailangan mong bumalik sa village para mabuhay ulit sila. So kada monsters na gamit natin ay may tig-2 skills. Ayan, bumalik tayo ng village. So ayan na, at nabuhay na po yung mga nagkandamatay nating mga Ali Pores. Ayun, at may party dungeon na mga lodi. So ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina pa na hindi palaging may auto-auto. At ayan nga ang party dungeon, so maganda kasi may mga makakasabayan ng mga players ang mag-ina. So ano kaya itong sinasabi ni Dogs na hindi laging may auto-auto? At ayan nga ang sinasabi ko, mayroon din silang walang auto-attack. Oh ano ha, oh yeah, oh yeah. Hindi lahat ay auto. At ayan pala ang sinasabi ni Dogs na may auto sa labas pero walang auto sa loob. So hanggang dito na lang daw ang commentary natin mga lodi. Alam namin na medyo bitin at madami pang hindi natatalakay dito sa video katulad ng mga PvP or arena, pero sa mobile version po kasi kami mag-deep review, which is palabas na po this March 9. So ayan, madaming salamat, gameplay na lang po, and see you po again sa mga next videos po natin. Not a
enough ultimate gauge. To use.